Natatakong na ba kayo guys sa ulam namin ngayon? Nang inggit pa. Hey guys, welcome back. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko po ito niluto. Itong aming napakasarap na ulam na sarasyadong tilapia. So kung gusto nyo malaman kung paano ko po ito niluto, tara, samahan nyo po ako. So ito na po, moms, no? Inumpisahan ko sa pagpiprito ng ating mga tilapia. Pero hindi ko napiprita kung paano ko po ito hininis. Kasi I'm sure na alam nyo na po yun. At shoutout sa aking bagong cooking guard. Yun ba yung tawag dyan? Iwas tilamsik na po tayo ngayon. At ito na po yung ating mga napritong tilapia. O, diba? Ang ganda ng pagkakaprito ko, diba? Itabi muna natin ang ating mga isda at atin ang hiwain ang iba pa nating mga sangka. So dito po, maglalagay po tayo ng luya. Hiniwa ko po yung luya ng maninipis at maliliit. Ayan, mas masarap po ang sarsyado pag may luya. And then yung bawang po natin na dinikdik natin ng may galit. May galit talaga ako sa totoo lang eh. At hihiwain ko rin po siya ng maliliit. At ganoon din po sa ating sibuyas. Ayan, ito talagang sibuyas ito. Malaking galit ko dito kasi lagi akong pinapaiyak nito eh. Kahit gamitin na yung technique na huwag tanggalin yung bandang pet, umiiyak pa rin talaga ako sa sibuyas. So, hiniwa ko lang din po siya ng maliliit. At sunod na po natin yung ating mga kamatis. Ayan. So, yung iba nagtatanggal po ng buto ng kamatis, ano? Ako minsan, depende. Pag sa itlog na maalat, nagtatanggal ako ng buto ng kamatis. Pero pag sa mga ganyang sarsyado, sinasama ko po siya. Ayan. Pero kung may maiwan dun sa sangkalan, hindi ko na po yun kukunin. At ito na po yung ating itlog. So, dito po gumamit po tayo ng dalawang itlog. Bali, ang gagawin ko po ay magbabati. Babatiin ko po yung itlog. Pero yung iba, nilalagay nila ng straight and then doon nila hinahalo sa pagluluto. So, depende po yun sa inyo kung anong gusto nyong gawin, kung saan kayo mas komportable yung gawin. Ako mas komportable po ako dito sa pagbabate. And then, tsaka ako siya ibubuhos, ganun. So, ayan po, doon sa mantikang pinagtintuhan natin ng isda kanina, doon na rin po tayo mag-gigisa. Kasi nandun po yung lasa ng isda. Sayang, wag nyo pong itapon. So, ayan po, gisa-gisa lang, luya, bawang. Tapos yung sibuyas kamatis sabay na. Ayan. Kasi kailangan dito, medyo, alam niyo yun, malamog sila, di ba? Mas masarap kasi pag medyo lamog ng konti, pag ganyan, sarasyado. At ito lang nga po, no, share ko na po sa inyong aking sikreto kung bakit masarap ang aking sarasyadong isda. Naglalagay po ako ng tomato paste. Ayan. So, totoo po. Mas masarap po pag may tomato paste kasi nakakadagdag po ito ng, alam niyo yung asin na medyo manamis na nis. Kasi ang tomato paste po is meron siyang natural sweetness. Ayan. So, nakakadagdag po talaga ng lasa ang tomato paste. And then, maglalagay na po tayo ng tubig. Sa tubig po, tansyahin nyo, depende kung gaano kadami yung gusto nyong maging sarsa ng sarasyado nyo. Kasi ako gusto ko sa sarasyado ko medyo masabaw. Kasi yung mga anak ko pag ganyang ulam, gusto na talaga sinasabaw nila sa kanin nila yung mga ganyan, yung mga kamatis na may itlog. Sarap na sarap sila. So, hinihintay lang po natin kumulo ng bongga. Ayan. And then, habang kumukulo na po siya, ilalagay ko po yung ating patis. Ayan. Ayan po yung paninkang ginamit natin. Patis, hindi po ako naglagay ng asin. Patis lang po. And then, naglagay din po ako ng sugar dahil kaya nga po nang sabi ko, sweet ako eh. Siyempre, kailangan tikman ko po muna, no? Kasi kailangan mag-balance yung, ano eh, yung lasa eh. Yung alat, yung konting tamis. So, medyo mataba. Kaya nagdagdag po ulit ko ng 1 teaspoon ng patis. At hindi lang natin siyang kumulo, pero ayan, kumukulo na siya. Ang bilis. Ilagay na po natin ng dahan-dahan yung ating egg, yung binating itlog. Pero ito medyo binaba ko po yung temperature ng lutoan ko dito kasi kailangan hindi siya yung kulong-kulong-kulong bonggay. Medyo kululang. Ganyan. So, ayan. So, habang ilalagay ko yung binating itlog, hinahalo ko po din siya para alam niyo. Alam niyo niyo. Napakabilis lang lutoin ito, mams, no? At napakadali lang. Wala kang ibang kakailangan din sangkap, kundi yun lang, bawang, sibuyas, kamatis, luya, at tomato paste. O, diba?
At once na kulong-kulo na po kagaya niyan, pwede na pong ilagay yung mga isda. Ayan. So, yung isda po natin medyo malalaki at saka 6 na piraso po itong tilapiyang to. Pero napagkasya ko naman po. Pinagsiksikan ko po talaga sila. So, ayan na po. Oh, sabi sa inyo, kasya sila eh. 6 na tilapia po yan. At dahil wala si JP, ako po ngayon ang magtitikim-tikim sa inyo. So, tara, samahin niyo po ako. Ito na, ma'am. Ready na ba tayo? Ready na ba tayo? Ito na, ma'am. Ready na ba kayo sa ating mukbang? Ating, pero ako lang kumakain. So, ito na po. Pagpasensyahin na naman again yung itsura ko. Patatapos ko lang luto. So, ito na po, no? Tikman natin yung ating sarasyadong tilapia. Syempre, dapat meron tayong rice. So, yung rice natin, andito na. Nahin ko muna yung kamatis at saka sarsa. Ang sarap. Alam niyo, napaka-perfect ng luya dito. So, alam niyo, nagbibigay siya ng parang medyo sipa ng anghang or ignit. Alam niyo ba yun? Basta nagmamatch or saktong-sakto lang, nagbe-blend, nagmamatch, nagbe-blend, ang dami ko sinabi. Yung lasa ng luya sa sarasyado natin. Mmm, my God. Sarap. Sarap lang ng maraming luya dito. Tapos, yung tomato paste, yun yung nagbibigay ng, alam niyo yung dagdag asin, tsaka sweetness ng tomato paste. Nakadagdag din yun sa lasa ng ating ulam. Kain po. Naku, nakalimutin ko magaya. Diyan po na ako ngayon. Hindi na akong nakaloko. Ang sarap. Sobrang sarap. Ang sarap ng maraming luya talaga. Promise. Alam niyo yung sasa palang ulam na. Kahit na walang isda. Pero syempre mas masarap may isda. Sabang sarap, moms. Kain tayo. The best. Ang sarap. Try nyo itong ganitong luto, moms. Lagyan nyo ng luya. Tsaka ng tomato paste. Mas pasasarapin niya yung inyong sarsyado tilapia. Or any fish na isasarsyado nyo. Lagyan niyo ng tomato paste at luya. Sobrang sarap. Ang sarap. So, tatapusin ko na po itong pagkain ko. Doon sa tabi ni Juliana. Wala si JP eh. Ando siya ka lahat eh. So, wala tayong taga-taste test ngayon. So, sana guys, nagustuhan niyo itong niluto natin today. At sana maroon akong itulong sa inyo. Ayan. Thank you all for watching. Hope to see you again on my next video. Bye. And of course, don't forget to like and subscribe. Bye, guys.